Welcome back to my channel! So, for today's video, gagawa tayo ng social experiment kung gaano kakilala ng mga netizens o ng mga Pilipino kung gaano nila kakilala ang ating bayani. So, nag-post tayo sa social media ng tanong at hahayaan natin silang sagutin ito. So, dito natin malalaman kung gaano nila kakilala ang ating bayani. So, ulitin ko ang tanong. Ano ang pagkakakilala mo kay Dr. Jose Rizal at bakit? So, let's go! Basahin na natin ang mga comments! So, here's my post sa page ng Philippine History and Current Events noong January 16 pa ito. So, dito natin tinanong kung gaano nila kakilala ang ating bayani. So, ito yung unang comment. Ang sinabi niya is playboy. So, tinanong natin kung bakit. Ang sagot niya, halos lahat ng bansa na pinuntahan niya may naging girlfriend siya. So, tama nga po yun. So, para sa kanya, playboy si Dr. Jose Rizal. Second comment. Lahing in-cheat po ang ninuno ni Rizal, commented by Chris Simpao Fajardo Samaniego. So, tinanong natin siya kung may site ba siyang nabasa. So, ito ang sagot niya. Easily available ang book na Life Works of Rizal online. Search na lang daw natin ang genealogy ni Rizal sa Wikipedia. At dagdag pa niya, 5'3 lang ang height ni Rizal. So now, alam na natin kung ano ang height ng ating pambansang bayani. Third comment by Jojo Salvador. Isang henyo at very talented na tao. And it's true. Isang henyo ang ating pambansang bayani at talented siyang tao. Fourth comment by D.A.M. Manuel Trivia to. Si Dr. Jose Rizal ay tumama sa loto noon pagkakwento ng teacher namin sa History and Life of Rizal is nasa 70 pesos daw tinamaan niya sa prize. Ang hindi niya daw alam kung saan niya dinala ang pera kung pinadala niya sa nanay niya or pinangpondo doon sa proyekto niya na patubig. At umayon naman si Kuya Adrian Landicho Rivera and sabi niya, yes, yung bahay niya sa Calamba binili niya sa halagang 2.50 pesos. Alam naman natin na ang piso noon marami nang nabibili. So, huwag tayong magtaka kung nabili niya yung isang bahay ng 2.50 pesos lamang. Here's the other comment by Hazen Kirk Zingit. Siya ay matalino, matapang at isa sa mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa at siya ay maraming babae. Siya rin ang nagsulat ng El Fili at Noli Mi. And kay Larry Nava Mendoza, si Gat Jose Rizal ay isang henyo, makabayan at tunay na mapagmahal sa sariling lahi. Charles Tyrone, he's a polyglot. Francis Guntang Dionisio, he's a genius. Lahat ng sinabi nila ay totoo. Si Dr. Jose Rizal ay polyglot, which is marami siyang alam na dialect. Alam natin yan kasi napag-aralan natin yan. He's a genius, matalino at matapang. Tama. And si Dr. Jose Rizal ay isang makabayan at tunay na mapagmahal sa sariling lahi. Totoo yan. Kasi kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal, hindi natin nakamit ang kalayaan. He's an eye doctor, ophthalmologist, and yes, totoo kasi marami siyang pinag-aralan na courses and isa ang pagiging doktor sa mata. Opposed by General Gregorio Del Pilar, ang sabi niya, without eligibility. Kung walang eligibility, bakit nanggagamot at nag-practice ng kanyang medical profession? Sana ikinulong na siya kung walang eligibility. Sabi naman ni Fernando Joel, hindi pa uso noon kahit mga general noon, hindi naman nag-aral basta mayaman ka. At ito ang ibang comment. Commented by Ate Edith Tapales Pizarro. Dr. Jose Rizal ay isang deboto ng mahal na birhen ng lungsod ng Antipolo, lalawigan ng Rizal. Ang dinadayo ni Dr. Jose Rizal dito sa Antipolo ay ang paboritong ulam niya, sinigang na dalag sa alibangbang. Commented by Freedom Pelagio, binatikos niya ang mga maling aral ng mga paring Katoliko. And sa palagay ko, ito yata yung dahilan kung bakit pinagre-retract siya ng mga pari
para iurong yung mga sinasabi niya laban sa mga pari. Ito yung ibang mga comment by Malagueño Hagio. Pinadadaan lang sa bugto ang mga sinusulat kaya ang hirap intindihin. Aminin natin na may mga sinulat si Dr. Jose Rizal na ang lalalim ng ibig sabihin at kailangan pa nating isearch kung anong ibig sabihin para maintindihan natin to. EJ Brian, ang tunay na pangalan ni Pepe, Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Y. Realonda. Yan po yung complete name niya. So, commented by Maccabi Dainla, siya yung kinikilalang mukha ng piso. And yes, yung piso natin ngayon dito sa Pilipinas, makikita natin ang mukha doon. So, yung mukha na nando doon po ay si Dr. Jose Rizal. So, tapos na natin ang ating social experiment. Ngayon naman ay magbabahagi ako sa inyo ng ibang facts about kay Dr. Jose Rizal. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. I'll wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, giving up. No, not yet. It won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock.